So, cacao farm program activity. Pruning, sir. Ayan. May schedule ka na sa pruning. Oh, every 3 months ang pruning. Depende sa pruning, ah. May hard pruning, may ano lang, slight lang. Tapos sa abono, every 3 months. Tapos sa ano ba 'tong isa? Pulyar 15-30, mayroong isang buwan. Mayroong twice a month. Tapos sa unsa ni isa, sir? Ah, sa pribaton. 15-30. Tapos sa limestone, March, April, sa isang taon. Tapos soil conditioner, kasabay ng abono. Tapos sa organic fertilizer, March, April. Compost na chicken dung o kahit anong ano. Sprout, lagi yan. Yan, may program. Yung mga kakao ni ma'am dito. Punta doon. Tapos na kami pruning, so turuan din ng programa sa farm kung anong gagawin. Natuto na rin mag-pruning, mag-spray, magbalot, lahat-lahat activity sa farm. Pati yung pag-abono, pag-spray, organic fertilizer, synthetic fertilizer, tinuruan po. So ito po yung farm nila, ito po yung mga kakao nila. Punta doon sa taas, ang haba. Intercrop siya ng ano, niyog tsaka durian. Tapos sa gilid may saging. Siksik din siya, so kailangan natin ng planting distance. Kailangan makapasok talaga ang ano, sikat ng araw at saka yung hangin. Saka yung mga ugat, hindi siya ano, masyadong ano, sangkatutak na tanim. O, mag-crowded siya. Sobrang dami ng tanim mo, so wala ka talagang bunga sa kakao mo. Kasi pili yung kakao eh. Kung ano yung itatanim mo dyan. Kasi baka mamaya sobrang tulad yan, dapat magkapare sila ng niyog. Sa durian, mahirap siya. Kasi masyadong mahaba yung ano, malaki yung durian.